Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ang lahat ng papuri at pasalamat ay para sa Allah, naway ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay magpasa kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa lahat ng mga matuwid na muslim hanggang sa araw ng paghuhukom. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pagsasaliksik ng kaalaman ay obligado sa bawat mananampalataya, maging lalaki man ito o babae. Ang kahigitan o ang kainaman ng pagsasaliksik ng kaalaman sa pananampalatayang Islam ay hindi natin maihahambing sa ano pa mang bagay. Tulad nga ng sinabi ni Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, al-ilmu la ya'diluhu shay' liman sahhat niyatuhu. Sabi ni Sheikh ni Imam Ahmad bin Hanbal, ang kaalaman ay hindi maihahalin tulad sa anumang bagay para sa taong naging tama ang kanyang intensyon. At nung narinig siya ng kanyang mga estudyante, sinabi ng kanyang mga estudyante sa mahal nating imam na si Imam Ahmad bin Hanbal, o imam, paano naman magiging tama ang aming layunin? Sabi ni Imam Ahmad bin Hanbal, magiging tama ang inyong layunin kung alam nyo ang ibig sabihin ng kaalaman. Ang tunay na ibig sabihin ng kaalaman, huwa raf'ul jahli anin nafsi wa anil ghair. Aw kama qala al-imam rahimahullah. Tulad ng sinabi ni Imam rahimahullah, ang ibig sabihin ng kaalaman ay ang pag-angat ng iyong sarili mula sa kamangmangan at ang pag-angat ng ibang tao mula sa kamangmangan. At dahil dito, mayroon ding ibang mga imam tulad ni Sufyan ats-Tsauri rahimahullah na nagbigay ng kataga na kung siya ay papipiliin sa dalawang bagay, ang pagsasala ng buong gabi or ang isang oras na pagsasaliksik ng kaalaman, ay mas pipiliin niya ang isang oras ng pagsasaliksik ng kaalaman kaysa sa buong gabing pagdarasal. Ang isang oras na pagsasaliksik ng kaalaman ay magiging mainam para sa kanyang sarili at sa mga taong matuturuan niya pagkatapos ng isang oras na ito. Hanggang dito na lamang, naway magsaliksik tayo ng kaalaman tungkol sa ating pananampalataya na mayroon tayong tamang intention tulad ng sinabi ni Imam Ahmad rahimahullah, at mahalin natin ang pagsasaliksik ng kaalaman tulad ng pagmamahal ng mga naunang mga scholar sa ating pananampalataya tulad ng sinabi ni Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. At gayon din, isabuhay natin ang kaalaman na ating matututunan tungkol sa ating pananampalataya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.